Bago ito magawa ni Jael, ang Abyss Demon ay biglang binaril ng isang mahiwagang pag-atake. Lahat ay tumingin sa langit at napagtanto na mayroong isang misteryosong batang babae na lumilipad sa kalangitan. Sinubukan ni Jael na tanungin kung sino ang misteryosong babaeng iyon ngunit inatake siya ng misteryosong sandata nito na nakatutok sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng pagkasugat ni Jael at pagkahulog mula sa bubong. Habang nag-aalala si Lick kay Jael, Yam akap sa kanya ang misteryosong babae at sinabing matagal na mula noong huling nagkita sila. Habang ibinaling ni Lick ang kanyang ulo, nawala sa kanyang harapan ang misteryosong babae at muling lumipad sa langit. Ipinakilala ng misteryosong babae ang kanyang sarili bilang Son o Haramiz Uka, isa sa pitong maalamat na pulang baron na kilala bilang Persot Baron, na mukhang nakakabaliw sa pagpatay. Sinabi niya kay Lick na pagkatapos ng 300 taon, maaari na niyang patayin ang mga tao nang walang anumang problema kaya dapat na niyang sundin ang mga utos nito sa ngayon. Sa pagtatangkang ipakita na lumaki siya bilang isang tao, sinubukan ni Ms. Uka na patayin ang mga mamamayan gamit ang kanyang mga sandata na kilala bilang mga baril. Sinubukan ni Lick na sabihin sa kanya na huminto ngunit hindi siya nakinig, na wala siyang choice kundi harapin siya, habang sinusubukang iwasan ni Lick ang mga bala ni Ms. Uka, patuloy siyang sinusundan ng mga bala dahil may kakayahan itong kontrolin ang kanyang mga bala upang sundan ang kanyang target. Hindi nagtagal ay natalo si Lick ni Ms. Uka sa kanyang kakayahan bilang isang baron. Matapos matalo si Lick, kasama ang grupo ni Hina ay nahuli lahat ng misteryosong grupo na may itim na uniforme. Patuloy na hinihiling ni Ms. Uka kay Lick na patayin siya ngunit sinabi niya na hindi niya gagawin, kaya nagpasya siyang magdala ng isang bata upang ipakita sa kanya kung paano mamamatay ang bata sa harap niya. Sinubukan ni Lick na sabihin sa batang iyon na ililigtas niya ito, ngunit umiiyak ang batang iyon at sinabing gusto niyang makita ang kanyang ina. Maya-maya, may maririnig na tunog sa harap ng lahat, akala ng lahat ay tunog ng baril pero ito pala talaga ang pamatay na tunog ni Lick sa bilis ng flash. Dahil sa galit, iniligtas ni Lick ang grupo ni Hina at ang mamamayan mula sa mga kamay ng kanyang tropa, na sinasabing tiyak na papatayin niya si Ms. Uka ayon sa gusto nito. Sinubukan siyang pigilan ni Nana ngunit sinabihan siya ni Lick na tumahimik, habang ang kaliwang mata naman ay nagpakita ng code na 001, hindi nagtagal. Sinuot ni Lick ang kanyang maskara at sinabi kay Hina at Jael na siya ay isang Mandar Ambong at ang kanyang tunay na layunin ay nakawin ang lahat mula sa Althea para sa kanyang sariling layunin.